ang nauna at pilit na ginagayang live drama sa radyo. Nol, kami lang to. IFM Live Drama. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko Point 9. Kuwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aling Martha. Senior Citizen Club na ako mga idol. At sumulat ako para ibahagi ang aking kwento. Matagal na akong byuda. 15 anyos pa lang ang anak kong si Karen. Ako na ang nagtaguyod sa lahat. Ayoko kasing mapariwara ang aking anak. Kaya sinikap ko magtrabaho kahit nahihirapan ako. Yun nga lang, hindi ko alam kung namana ba ng anak ko ang pagiging byuda ko ng maaga. Maaga rin kasing pumanaw ang kanyang asawa. Kaya heto, dalawa na lang kami sa buhay. At sinusuportahan ko pa rin ang anak ko sa abot ng makakayanan ko, mga idol. Maraming salamat po. Muli, ito po si Aling Martha. And I thank you. Isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nilang yung ilaw. Nakikiramay kami, Karen. Ito lang maabot namin, ha. Sensya ka na, wala rin kasi kami. Karen, ito, sana makatulong sa asawa mo. Maraming salamat, ha. Salamat talaga sa pagpunta. Nako, Karen. Okay lang yan. Yan talaga. Yan talaga buhay. Yaman na, nandito naman kami. Sige. Dito lang muna kami magkakape. Sige ah. Sige. May mga biskuit dyan. Kain na lang muna kayo. Salamat, Karen. Anak. Ma. Kamusta na anak? Ito. Ewan ko, ma. Hirap. Paano na lang ako? Hindi ko alam gagawin ko. Wala na si Raymark. Ang daming bayarin, ma. Paano ko naman ito mababayaran? Diyos ko. Ay, nako, anak. Tsaka mo na problemahin yan. Ang importante, ay maging mag-ayos ka muna dito sa asawa mo. Tsaka, dito lang ako para sa iyo, anak. Tabayan mo ang loob mo. Dahil andito lang kaming pamilya mo, ha? Music.
Diyos ko, ang dami naman kailangan bayaran. Ay, paano naman to? Wala naman akong pera. Wala namang iniwan sa akin si Raymart na pera. Anong gagawin ko dito? Paano ko mababayaran to? Anak! Anak! O ito, magbirienda ka muna. Di ka pa kumahay simula kanina. Doon sa libing ni Raymart, namumutla ka na, anak. Eh, ano bang problema? Ma, kailangan kasing bayaran to, yung pinaglibingan ni Raymark. Saka yung bayad pa dun sa burol niya. Daming kailangan bayaran eh. Saka yung sa purinarya. Hindi ko alam kung paano ko babayaran to. Wala namang iniwan sa akin na pera yung asawa ko. Wala rin kaming ipon. Kasi nagkasakit siya, diba? Doon na napunta lahat ng pera namin eh. Ay, nako. O siya, sige. Ako na ang gagawa ng paraan. Eh, manghutang muna ako kay Esmeralda at saka kay Pablo. Basta anak, ha? Pag umiram ako ng pera, eh, pangako mo na ibabalik mo sa akin, ha? Kasi nahihiya ako doon sa mga yon. Hindi ako mutang doon, eh. Ma, kung magagawa mo naman ng paraan, oh, tulungan mo ko. Tsaka, babayaran ko talaga, Ma. Promise. Makahanap lang talaga ako ng trabaho. Lahat ng mga nagastos ko dito sa libing ni Raymark, papalitan ko kaagad. Sige na, 15 mil o 20 mil na lang. Sige pa, pwede ba? Ay nako ah, Aling Marta. O sige, papayaramin kita pero kasi kailangan ko rin tong pera na to. Ha, pabayad ko rin kasi ito sa tuition ng pamangkin ko. Baka, baka pwede mong ibalik doon sa mga susunod na buwan. Aba, oo naman eh. Alam mo naman nagdadalamhati ang anak ko. O diba eh, kailangan na muna niya ng panahon maghanap ng trabaho na pinasarili niya. Eh, ibabalik ko rin niya eh, gawin mo na sana 20 mil. Eh nako, ito lang ang pera ko. Eh magkano ba yan? 10,000 lang. 10,000? Ito lang yung mapapahiram ko sa'yo, Aling Marta. Baka pwede naman nang to. Baka maghanap ka na lang sa iba, baka meron din. Oo, sige, sige. Eh, si Pablo ba nakauwi na? Eh diba, galing probinsya. Ay nako, dumaan dito kanina, nakita ko. Ah, gano'n, sakto. At saka Aling Marta ha, ibalik mo kaagad itong pera na to ha. Kasi kailangan ko rin ng pang tuition. Ibabalik ko eh. Pinangako naman ng anak ko eh. Ibabalik niya yung pera eh. Eh tiwala ako sa anak ko. Madiskarte yung kayang-kaya niya. O sige. O eto na. O 10,000 yan. Uy sala. Naku, hulog ka talaga ng langit. Salamat Esmeralda. Eto, 10,000 to, Marta, ha? Ay, salamat, Pablo. Pasensya na, ha? Nabahala pa kita. Alam ko, galing ka pa sa probinsya. Eh, wala problema. Eh, good news nga, nabenta ko yung lupain namin doon sa probinsya. At saka, eto, malaking tulong ito. Pero, pagkailangan ko ng pera, sasabihin ko sa iyo kaagad, ha? Marta, kasi, balak ko sanang magtayo ng water station dyan sa kanto. Ang galing! Ay, negosyante ka na ha. Parang dati lang nagpapatuka ka lang ng manok. Ngayon eh, naiisip mo na yung mga ganyan. Galing mo. Naibenta ko na rin yung mga manok ko kasama yung mga lupain doon sa probinsya. Ay, ganun ba? Ay, ako eh. Wala pa akong mahanap na negosyo eh. Kung sakali yung anak ko maka-move on na sa pagkamatay ng asawa niya, ay malay mo, di ba? Ah, sabagay. O sana, makatulog ito. O ito, 10,000. Marta. Ako, salamat, Pablo. Huwag ka mag-alala. Ibabalik yan ang anak ko. Nangako ang anak ko. Ibibigay niya yan. Thank you, ha? Lorena, minamahal kita.
Andito na ako, nak! Ma! O, ma. Hinapon ka na. Ay, umikot pa kasi ako kay Pablo. Pumunta rin ako kay Esmeralda. Oh, anak, ito na, oh. Ay, naya. 20 million, anak, ha? Oh, ma. Sobrang salamat, ha. Naku, hulog ka talaga ng langit, ma. Ay, naku, anak. Siyempre, ayoko makita ka na nahihirapan, anak. Eh, gamitin mo na itong perang ito para babayaran mo na yung mga pagkakautang mo sa pagkamatay ni Ray Mark. At saka humarap ka na ng trabaho, anak. Kasi kailangan ko maibalik yan eh. Ibalik mo yan sa akin, anak, ha? Kasi pangalan ko nakasalalay doon. Ayoko na mamasira ang pangalan ko kay Esmeralda saka kay Pablo. Nakakahiya. Huwag ka mag-alala, ma. Babayaran ko to. Maghahanap lang din ako ng trabaho. Ayusin ko yung buhay ko, ma. Salamat talaga, ma. Napakahira para sa isang ina ang makitang nahihirapan ng kanyang anak. Kaya nga sa abot ng makakayanan ko, ay sinuportahan ko pa rin ang anak ko. Nadiskaril kasi siya buhat nung namatay ang kanyang asawa. At nauunawaan ko naman kasi yon, mga idol. Kaya nga kung kani-kanino na ako nagkanda utang-utang eh. Para mabayaran ang pagkakautang ng anak ko. At makalipas ang ilang buwan, ma, wala pa nga sabi, di ba? Ba't mo ba ako pinapressure dyan sa utang na yan? Ay, anak. Eh, kasi naman, minemessage na kasi ako ni Pablo. Gagamitin niya yung pera pagpatayo ng kanyang, water station. Eto naman si Esmeralda ay may paggagamitan din ng pera para sa tuition ng pamangkin niya ata yun. Ipinangako ko kasi anak, ganitong buwan lang maibibigay na. Di ba naghahanap ka rin naman ng trabaho? Ma, naghahanap akong trabaho pero wala pa akong nakikita eh. Tsaka, andahin ko pang iniisip, ma. Hindi pa ako makakapagbayad. Sabihin mo naman, biga ka naman ng palugi. Grabe ka naman din, maningil, ma. Tutulong-tulungan mo ko tapos ipe-pressure mo ko sa paniningil ng ganyan. Hindi, parang di mo rin naman ako tinulungan. Kasi nai-stress ako dyan sa utang na yan. Ay, pasensya na anak. Kahit naman paunti-unti, bayaran natin para nauubos na. Ma, wala pa nga eh. Pag meron, bibigay ko. Ngayon wala, so wala. Ay, sige anak. Pasensya na, nagtatanong lang din ako. Tinatanong lang din nila ako eh. Sabihin mo, maghintay sila. Pag nakaluwag ako, kahit 5,000 babayaran ko. Paunti-unti babayaran ko. Ariko, tapos na rin sa wakas. Salamat sa Diyos, natapos na din itong mga labahin. Diyos ko, dadalaw lang sila, parang gabundok ang labahe. Ay. Esmeralda! Oy! Aling Marta, ay, may pambayad na ho ba kayo? bakit? Ito yung usapan natin, na ibabalik niyo yung pera. Ay, oo. Hindi, ito. Ayan. Ano to? Naglaba kasi ako kanina. Tinanggap ko na yung labahin doon. Oh. Para makabayad ako sa... Makabayad man lang, makabawas. Bawas mo na yan, ha? Ito, 300 lang kinita ko doon sa labada, eh. 300?
Diyos ko, Mio naman, Aling Marta. 10,000 yun. Baka wala na ako sa mundo, hindi pa mabayaran. Ay, hindi. Ito lang kasi nakayanang ko. 300 lang din yung binayad. Diyos ko, maghapon na ako naglalaba. Eh, wala nga sila washing machine. Hirap ako. Eh, pasensya na. Sabi ng anak ko, babayaran daw niya. Eh, kulang pa ang pera eh. Nako, Aling Marta, mag-isip-isip naman kayo. Hindi naman basta-basta kinikita yung pera na pinahiram namin sa inyo, no? Oo nga. Oh. Babayaran ko rin naman. Eh, konting pasensya lang. Kasi ang anak ko eh, hindi pa makahanap ng trabaho. Ay nako, wala akong pakialam sa anak ninyo. Ang importante, maibalik niyo yung pera hiniram niyo sa amin. Nako, ano? Aling Marta, ha? Oo, sige, sige. Babayaran ko. Pasensya na. Oh, sige, kung gusto mo, nilinisan mo na lang ito buong bahay namin. Pati yung banyo, mga tiles doon, ha? Para makabawas ka naman sa utang mo. Sinabi ko naman sa iyo, Marta, na ipapagawa namin yung water station. Kailangan ko ng pera. Oo nga, alam ko naman. Eh, naipit lang ang anak ko. Alam mo naman, mahirap na mahumanap ng trabaho ngayon. Ay. Kaya sana ito, yung kikitain ko dito sa paglinis ng bahay mo, ibawas mo na ha? Eh, magkano ba ang bigay mo sa akin? Eh, magkano lang naman yun na ibabayad ko sa inyo? 250. 250? 250 pesos lang yun. Ang laki ng bahay mo, 250 lang. Oh, eh, kaysa naman singiling kita. Oh, Marta. Eh, maayos ang usapan natin. Pinahirap kita ng pera. Eh, hindi nga ako nagdalawang isip eh. Sana ay. Hindi rin kayo magdalawang isip at saka huwag mo ipasangkalan sa akin ng anak mo. Ay. Dahil ikaw yung umarap at tumiram sa akin ng pera. Ay, naku, pasensya na, Pablo, ha? Eh, sige na. Gagawang ko nalang ng paraan. Sige, lilinisin ko na itong bahay mo. Oh, lasing ka na. Hindi pa. Karen, baka naman maabutan tayo ng mama mo dito. Tsaka, nakakaya naman, ikaw pa nagpainom sa akin dito. Okay lang yan. Minsan kailangan din nating uminom-inom, diba? Makapag-chill man lang tayo sa buhay. Stress na tayo eh. Inom ka ba eh. Hinahinha mo naman uminom eh. Nakakabahan ako eh. Kasi baka naman eh. Eh, dumating yung mama mo eh. Baka pagalitan tayo dito. Ano ka ba? Matanda na ako. Magagalitan pa ako ng nanay ko. Inom ka. Cheers tayo. Tandaan lang. Lasing ka na. O, namumula ka na. Hindi. Kaya ko pa. Karen! Oh! Ay! 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 Ay, sino ka? Ay, mawalang galang na po. Eh, alis na po ako. Karen, ito. No, ay, sandali! Ay! Ano ba ito? Sino ba itong kasama mo, Karen? Ba't dito pa kayo nagiinuman? Ma, ka ba kailangan sumigaw? Yan, sigareto. Gareta, ito nanay ko. Baka makistorbo pa ako, makaabala pa ako. Karen, alis na ako. Ay, taglaga! Umalis ka! Umalis ka na! Halika nga dito, bae ka. Diyos ko, alam mo ba ngayong araw na ito? Pagod na pagod ako! Naglaba ako, naglinis pa ako ng bahay ni Pablo. Tapos madaratnang ko na dyan ka lang nagiinom. Ma naman, ano ba gusto mo gawin ko? Eh, hindi nga ako makahanap ng trabaho eh. Wala nga ako makita eh. Saka pwede ba, nai-stress ako. Gusto kong mag-unwind. Gusto kong magpalamig. Anak naman. Sana yung pinang-inom mo, ibinigay mo na sa akin. Alam mo ba, pagod na pagod ako paglaba. Nilinis ko yung buong bahay ni Pablo. 250 lang yung binayad sa akin. Mabawas ko lang doon sa inutang para sa pambayad dyan sa asawa mo, si Raymond. Ano pa naman yung tulungan mo ng ina mo, ha? Makikita pa kita, umiinom ka. Pinangako mo sa akin, babayaran mo yung utang mo. Hinarap ko yon sa sarili ko. Pangalan ko nakasangkalan doon, anak. Ma! Sana hindi mo na ako pinautang! Sana hindi mo na binigay! Kasi sinusumbatan mo ko eh! Anong klaseng tulong yan kung nanunumbat ka din? Hindi ko na babayaran yung utang na yan! Anak,
paano ako? Paano ako? Sige. Anong mukhang hiharap ko doon sa kay Pablo, kay Esmeralda? Sila na nga lang ang tumutulong sa akin, anak. Ganyan pa ang gagawin mo, anak. 20,000 ang utang ko. Hindi ko alam kung ilang labada, ilang linis ng bahay ang gagawin ko. Mapunan ko lang yung 20,000 na yun, anak. Tulungan mo ako, anak. Kaya mo naman magtrabaho. Ma, kung gusto mong bayaran, bayaran mo. Wala na akong pambayad ng utang na yan. Kung gusto mong bayaran, magpangalila ka sa kanila! Speak softly, love, and hold me warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moment start. Ah, kunin ko na itong TV mo, ha? Eh, wala ka naman pambayad pala dito sa utang-utang mo. Eh, okay na to. Pati yung electric pan. Akin ng electric pan. Electric pan. Eh, electric pan naman. Ako. Eh, mas okay pa, ibenta ko na to para magkabayad kayo. Ay, wala ay, na akong electric ventilador. Baboy, ano mo na? Bitbitin mo na to. Yeah, sige, si Pablo. Dito tayo. Pablo. Ay, naku ah. Siya, ay, naku ah. Aling Marta, akin na to mga foam ninyo, ha? Pati itong mga... Ay, ito, sopa. Ay, ay sopa. Ay, saan naman ako uupo? Yung sopa, tingnan nyo. Kunin nyo to. At saka yung ay. Ano... Yung tubigan doon sa kusina, kunin. Magtira naman kayo sa akin. Ay, pasensya naku. Na. Aling Marta, kulang pa yan, no? Hindi pa abot ng 10,000 to. Ay. Kayo naman, eh. Sinabi ko, babayaran ko. Yung anak ko lang lumaya sa bahay. Hindi ko alam kung saan siya gilapin, eh. Nako, matagal na yung sinasabi niyo. Paulit-ulit na lang. Ay, naku. Ano, ha? Tom, kunin mo yung mga sopa. Tsaka yung... Ah, ito, yung lalagyan. Yung doorbox na yan. Huwag naman yan. Lalagyan ng damit. Kunin na yan. Wala na akong wala na akong gagamitin sa bahay ko. Ano mo magagamitin ko dito? Ay, naku. Aling Marta, dapat kayo nga maawa sa amin, eh, dahil tinulungan namin kayo. Pasensya na. Naku. Konting panahon pa. Bahala ka konting dyan. Konting panahon pa. Halika na, Tom. Kunin na. Utang na loob naman. Bawa kayo sa akin. Ang nauna at pilit na ginagayang live drama sa radyo. Nol, kami lang to. IFM Live Drama. Sa tuktukan, sa tawanan, idol ko ang IFM. Sa mga payo, sa mga kwento, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw gabi, idol din niya ko kasi. Kaya ang radyo ko Point 9. Kuwento ng pag-ibig at karanasan. Umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama.